So, yay! Kumita tayo ng... Hi everyone! It's Janica and welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'll be taking you with me throughout the day sa isang buhay ko or sa daily routine ko bilang isang online seller. So, if you guys wanna know my daily routine, then just keep on watching! So, syempre, dadalhin din natin tong stocks na to kasi meron tayong mga orders at pagde-deliveryan today. And kung makikita nyo, konti na lang, ito na lang yung natitira kong stock. So, pupunta din tayo kay supplier para kumuha ng mga stock. Aren, thank you for helping ate. Aww. Yeah. Ang hirap din minsan kasi mag-isa lang ako lagi umaalis. So, ako lahat. Kaya pagdating dito sa bahay, tinutulungan ako ng mga kapatid kong bukati ng binibento. Laptop check. My everyday bag check. And let's go! So ano ba yung mga binibenta ko? Binibenta ko currently ay face mask. So we have surgical face mask, KN95 face mask, yung may valve, yung walang valve. Tapos recently, nagkaroon na rin tayo ng face shield. Yung nakikita nyo na suot ng mga Showtime celebrity, yun, medyo mataas ang demand dun ngayon. Kaya, ang first stop natin is pupunta tayo kay supplier kasi kukuha tayo ng stock nun. Kahapon nakabenta tayo sa Heart Center ng 500 boxes. So, ngayon kukuha tayo ng 100 boxes lang muna kasi yun pa lang yung sure na may bibili. So, a little background lang, no? Matagal na akong online seller. Since 2015 pa. Ang binibenta ko before was sapatos, mga overrun, tsaka mga ukay-ukay na damit, o kaya mga changge clothes, or minsan yung mga pre-loved clothes ko. So, yun yung mga binibenta ko nung college ako. And then, nag-stop ako kasi nag-graduating ako. Siyempre, pag-graduating, di ba, busy, mga thesis, ganyan, nag-stop ako and then hanggang sa gumraduate na ako, nagka-work na ako, yung pandemic lang ulit ako nag-start mag-online selling. So actually, sobrang biglaan lang nito lahat. Wala akong, parang wala talagang plano. Kumbaga, bigla lang siyang pumasok sa isip ko na parang okay magbenta ngayon ng face mask, sabi ko. Madaling araw na noon. Sabi ko, parang okay magbenta ng face mask ngayon. Kasi parang sobrang necessity na siya. Hindi ka na pwedeng lumabas ng hindi ka naka-face mask. Sobrang, it's part of our daily routine na. Kumbaga sabi nga nila, new normal. So sabi ko, sige, hanap ako ng ano, pagkukuhanan. So sobrang dami kong chinat na mga friends ko na nagbebenta. Nagka-canvas ako. Siyempre, kukuha ko kung sino yung pinakamura. So, bibigyan ko kayo ng tip, guys. Kung gusto nyo maging online seller, para makahanap ng supplier, una nyong gagawin, mag-research kayo. Alamin nyo yung mga contact nyo, yung network nyo. Tanungin nyo sila, mag-canvas kayo sa kanila. And then, ipag-compare nyo yung mga prices, yung MOQ, yung bulk order. Kasi guys, kapag bulk order, dun ka talaga makakamura. Dun yun talaga makukuha mo yung pinakamababang presyo. So, ang ginawa ko no, nagtanong ako sa mga friends ko, nagtanong ako sa mga groups, looking for, kunwari, surgical face mask, lowest price, ganyan, for reseller price, ganyan, magpo-post ka. So, maraming magko-comment doon. Wala akong nakita na parang satisfied na ako sa presyo nila. So, ang ginawa ko, nag-search ako sa Facebook. Tinype ko, face mask supplier. Yung mga lumabas. So, inquire ako, tanong ako, message ako. Tapos, search ulit ako, face mask wholesaler, face mask reseller, face mask direct supplier. Ganun maghanap guys ng supplier sa Facebook. And believe me, sobrang daming mga direct distributor or mga direct supplier sa Facebook. All you have to do talaga is mag-source out ka talaga, hanapin mo. Take time talaga na mahanap mo yung supplier mo. Siyempre, kailangan mo yung mababa presyo, yung malapit sa area mo as much as possible, yung pwede mong i-pick up, pwede ka bumunta sa warehouse nila para makita mo yung stock nila. And, syempre, yung legit. So, ayun, may nakita akong supplier, luckily. Sobrang madaling araw na ng mga 4 a.m. na.
Tapos, kinabukasan, pumunta agad ako dun sa warehouse. So, ang kinuha ko nun ay 50 boxes ng surgical face mask. Dun ako nag-start. And then, wala pa akong buyer nun ah. As in, wala. Parang, kumbaga sugal lang. Tinry ko lang. Wala akong, hindi ko pa pinopost yung item. As in, wala pa. Nung nakuha ko siya, dun ko siya pinost. Which is, ito yung photo ko nun. Yan yung initial stocks ko nun. As in, yan yung first time na nakakuha ko ng stock. And yan lang din yung first post ko. And then that day, naubos din agad guys yung 50 boxes. Sobrang hindi ko yung expect. Kasi ang goal ko lang nun, maubos ko siya in 2 weeks or at least 1 week. Pero, thank you Lord, kasi ayun nga, naubos natin siya agad in just 1 day. So, kinabukasan, pumunta ulit ako sa warehouse, kumuha na naman ako ng stocks. So, doon na siya nag-start. Hanggang sa napaikot ko na yung pera, sobrang dami na ako nang nasusuplayan, mga dentist, nagkaroon na din ako ng mga solid na reseller. And then, doon na nag-start yung pag-grow ng stocks ko and pag-grow din nung online business ko. Na parang, nagsimula lang naman sa isang thought na, parang okay magbenta ng face mask ngayon, nabenta kaya ako. Doon lang siya nagsimula. And then, nag-grow lang siya bigla. As in, hindi siya planado. Hindi ko pinlan na maging full-time seller. Hindi naman full-time, pero hindi ko in-expect na may mag-order sa akin ng 100 boxes, 50 boxes, 500 boxes, and so on. Tapos ayun, hanggang sa dumami na lang dumami yung order talaga. Sobrang nakaka-overwhelm kaya, talaga siya. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat na nag-order sa akin, sa lahat na naging seller ko, nag-bulk order. Thank you so much po. So ayun, kung nagbabala kayong mag-online seller or mag-online selling, i-push nyo na kasi sobrang ganda ng market ngayon since lahat ng tao parang nag-switch na into buying sa mga online seller. Kung mapapansin nyo, sobrang dami na talagang nagbebenta ngayon online. Since maganda nga yung market or maganda yung demand. Kapag bumili kasi kayo sa online seller, hindi nyo lang sinusupport yung community natin, sinusupport nyo pa yung mga small businesses. Lalo na kung may kaibigan kayo or relative kayo na nagbebenta, sobrang laking bagay na bumili kayo sa kanila kaysa sa Shopee kayo bibili or sa Lazada. Okay lang din namang bumili sa Shopee or sa Lazada, pero napapansin ko kasi mostly yung mga tao ngayon or yung market ngayon, mas bumibili na sa mga online seller. Bakit? Kasi kapag sa online seller ka bumili, makukuha mo agad yung item. Nakakatulong ka pa sa small businesses at nakatulong ka pa sa relative mo or sa kakilala mo or sa neighbor mo na nagbebenta. So, it's a win-win situation. Nakuha mo agad yung order mo, nakatulong ka pa. Kasi kapag sa Shopee ka bibili, 3 to 5 days pa bago dumating yung item mo. Lalo na kung kailangan mo talaga yung item. Katulad nito, yung face mask, hindi mo naman pwedeng intayin yung 3 to 5 days bago ka lumabas, di ba? Kasi kung kailangan mo na siya at kailangan mo nang lumabas, kailangan mo mag-sort ng face mask. Kasi for example na lang guys ha, dito sa Valenzuela sa amin, hindi ka talaga pwedeng lumabas ng walang face mask. Kapag lumabas ka at nahuli ka na walang face mask, may fine ka na 2,000 pesos. So mandatory po ang pagsuot ng face mask. So kailangan talaga siya. It's already part of our daily life. Talagang new normal na. So yun, sana na-encourage ko kayo mag-online selling or mag-start ng business nyo. Kung di man online, basta kahit anong business na gusto nyong i-put up, yung market ngayon medyo maganda kahit na meron tayong pandemic, parang yung tao ngayon nakapag-adopt na sila na sa mga online sellers na sila bumibili. Since mostly nga ng mga physical stores currently ay closed because of pandemic. Sobrang worth it lahat ng effort mo kasi magbubunga at magbubunga yan at siguradong kikita ka talaga sa online, sa pagiging online seller. Guys, tumating na yung stock natin. Minsan, sa kotse na rin ako nagre-repack kasi again guys, kapag bulk po ang order nyo, ganito siya dumarating. Hiwa-hiwalay siya. Huhiwalay yung shades doon sa acetate. And hiwalay din yung box. So, syempre yung ibang customer natin, yung gusto nila, naka-box na yung order nila. So, nire-repack ko pa siya. Ako pa yung nag-repack. So, usually sa kotse ko na lang siya ginagawa.
guys, tapos na ako mag-pack. Ayan na siya. So, for pick-up na to, hintay ko na lang yung Lala move. So, usually, ganun din ako. Kapag kuha ko ng stock, pick-up din agad ng customer. Or ilalala move din. So, nakakapagod mag-repack. Ayan, 50 pieces yung pinack natin. Pero, meron pa dito. Mamaya ko na lang ipapack. So, andyan na yung Lala move, guys. Lala move po? Yes, ma'am. Magdari po. Opo. Pingin na lang po ako ng 300. Magkano? 325 minus ito na lang. Ito lang. Itong dalawa po. Thank you po. Ingat po kayo. So yeah guys, done na tayo with pickup with Lala move and then punta na tayo sa next delivery natin. Let's go! Tapos na yung pangalawang delivery natin today. Hindi ko na na-vlog kasi nahirapan akong hanapin yung bahay. Pero friend ko yung umorder. Hi Junel, if you're watching, thank you for ordering. Ngayon off na tayo sa pangatlong delivery natin. So dito yung delivery natin nung isa. Ayan, na-deliver na natin dito sa Carlisle. So yeah guys, ngayon mag-aayos tayo ng stocks natin. Ayan. Kasi mag-deliver ulit tayo dun sa subdivision nila sa Katling Place. So tabi-tabi lang naman yung mga house doon. So mamaya sabay-sabay na natin silang i-deliver. Tada! So yan, naayos na natin siya. Ready for delivery na guys. Delivery. Hello! Hi! So cutie! Hello, ang cute! Ito pa. Ay, wait lang, pasoklayan ko po kaya. Baby! Bye-bye! Bye-bye! Bye po, ma'am! Next delivery! And then, dito naman yung next natin delivery of the next order. Relate ba kayo sa akin? Yung nagdo-doorbell kayo sa isang bahay, tapos bigla kayo magtatakbuhan ng friends nyo. Comment down below kung relate kayo. Man, dito, halos katabi lang nung kanina natin. Doorbell na tayo. Pero this time, hindi tayo tatakbo. Hello po, kay Chris po. I am patient po. Thank you po. Ayun, ito yung next natin. Medyo dumidilim na guys, kaya kailangan natin bilisan. Ako po. Ay, hindi po. Sorry. Ano lang po, 150 lang po. Ito po. Salamat. Thank you po. Yay. Mayroon pa tayong dalawa. Let's go. Dito tayo for our second to the last delivery. Block 6.28. Tayo. Ako mukhang walang tao dito guys. Teka, tawagan ko lang yung nag-order. So, doorbell na tayo. Nag-order po, dalawang face mask. Dalawang facial. Ah, pagkano yan? 150 lang po. Ah, thank na you. Walang case, pero okay. Ah, sige po. Hi everyone! So sorry, hindi na ako nakapag-update yesterday. Something happened, pero okay na yon. So, ayun, nakabenta tayo kahapon. So, ngayon, isa-share ko sa inyo yung earnings ko. Disclaimer lang, this is not to brag. This is to inspire. And besides, hindi naman malaki yung kinita ko. Kumbaga sa mga ibang tao, sobrang liit na bagay lang nito. Sorry guys, kakagising ko lang kaya medyo ganito yung face ko. Pero okay lang kasi gusto ko makita niyo yung totoong ako, yung walang edit, yung ito talaga, yung itsura ko. So ayan ko, kunin na natin yung sales natin yesterday. Ngayon ko lang din siya bibilangin. Kasi yun nga, tumuwi na lang ako bigla kahapon. Sobrang pagod. As in, sobrang napagod ako. Kahit tabi-tabi yung mga house dun sa loob ng subdivision, nakakapagod pa din talaga. Kasi ang dami kong dinideliveran. Pero masaya ako kasi kumita ako. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4. 4,000. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. 5,000. 1, 2, 3, 5,300. And then, 1, 2, 3, 4, 5,
5,470. So, yun yung pinita natin yesterday, guys. And today, I'm not sure kung may benta tayo kasi maaga pa naman. So, yun. Actually, itong benta na to, mahina pa to. Kasi, kung nakita nyo, puro retail tayo kahapon. Ang bulk lang natin, isa lang yung bulk natin kahapon. Tapos lahat retail na, mga 10 boxes, 5 boxes, mga ganun-ganun na lang. So, minsan, mas malaki pa talaga dito yung sales natin. So, kahit magkano naman yun, kahit isa lang yung nabibenta natin, kahit 100 lang yung sales natin, sales pa din yun. Ang maganda lang doon, iipunin nyo yung kinikita nyo. Huwag mo na kayo gagastos kasi sa totoo lang sa online selling, sobrang light lang ng tubo. Pwedeng 10 pesos, pwedeng 20 pesos, 50 pesos. So, pag inipon mo yun, dun lang yung lumalaki. So, yun. So, yay! Kumita tayo ng 5,470! So, nagpo-plano ko guys na gumawa ng series na ganito kung saan isasama ko kayo sa journey ko ng pagbebenta and then at the end of the day, bibilangin natin yung earnings ko. Let me know guys if you want that type of vlog. So, ayun! Good luck sa mga kapwa ko online seller. Push-push lang, fight-fight lang tayo. Huwag tayong mahiya magbenta kasi wala naman tayong ginagawang masama. Actually, nakakatulong pa nga tayo sa ibang tao, lalo na sa mga resellers natin, nakapag-provide tayo ng business para sa kanila. So, that is it guys! Thank you so much for watching! If you like this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe, and I'll see you on my next vlog. Bye!